Magandang hapon po sa ating lahat. Isama po natin sa ating panalangin ng ating mga kapatid na may pasalamat at may mga natatayang kahilingan. Mirna Bidamo at mga kapatid, Maria Michelle Victorina Navarrete, Violeta at Maria Katrina Pakingan, para sa patuloy na paggaling ni Felix Joaquin Navarrete at Dennis Johnson. Para pa rin po sa patuloy na paggaling ni Cinza Tolentino at Teacher Edibel Piñalba. Para sa mga kaluluwa ni Pablo at Salusia, Bernardino, Concepcion, Baltasar, Edgardo, Bernie, Lolita, Lolito, Manolito, Normita, Raquel, Armando, Joaquin, Jamar, Perry at Ben, at para sa mga kaluluwa, wala na kalaala. Salamat pa rin po ni Sabrita Escanio and family, Nardo at Mojica and family, Evelyn Aure, Telesforo, Mirna Bidamo, Nato at Lulu Aure, Barangay Official, Barangay Anuling Serka 2, Kapitan Romeo Biado, Nancy, Tina Ernie and family, Minda Empire, para sa karawan ni Nato Aure. Mas sponsor po Eddie Nicolas, Solita Bacos, Tita Mendoza, Marvin Dimaranan, Esther Creencia, Nelly Perey, Benny Biscara, Jen Danao. Para sa mga kaluluwa ni Flora Espanya, Mikel, Tom Juan, Paterno, Emerita, Daniel, Senaida, Edgardo, Marinita, Lucia, Felix, Joaquin, Johnson, Salusia, Tomas, Salud, Genoveva, Carlos, Emmanuel, Rogelio, Maria, Silvestre, Timoteo, Angel, Miguel, Lydia, Remy, Cesar Sr., Lita, Tasho, Father Reddy, Father Nell, at lahat ng yumaong wala nakalaala. Magsitayo po tayo at ating dasalin ang orasyo imperata laban sa COVID-19. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumidil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas sa mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo na kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus. At ipagadya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Yesu Kristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at mga Espiritu Santo, iisang Diyos magpasawalang hanggan. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ng Diyos. Pakinggan mo aming mga kahilingan sa aming pangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birheng Maria. Amen.
Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. Ipanalangin mo kami. San Rafael, Arkanghel. Ipanalangin mo kami. San Roque. Ipanalangin mo kami. San Agustin. Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz. Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, na Anak ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo po tayo. Salamat pa rin po ni Ma'am Irma T. Mendoza. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Ngayon po ay nasa 27th linggo na tayo sa karaniwang panahon, araw ng Lunes. At ang ating pong banal na pagdiriwang ay pangungunahan ng ating kura paroko na si Reverendo Padre Alan C. Valero. Magsitayo po tayo.
panahon ng kapayapaan. Pagsaluhan ng kaligtasan, handog ng Diyos sa kanan. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Jesucristo, naway sumainyo ang lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, muli itinataas sa atin sa Diyos ang ating mga papuri at pasasalamat sa patuloy niyang pagpapala sa atin. E di naman dinadalangin natin sa Diyos ang ating mga kahilingan at ang mga tao ang ating mga ipinagdarasal. At upang maging marapat tayo sa pagdiriwang na ito ng Banal na Eukaristiya, aminin natin ating pagkakasala at umiitawin ng tawad sa Diyos na nagmamahal at nagpapatawad sa atin. Panginoong Jesucristo, ikaw ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesucristo, ikaw ang muli pagkabuhay at ang buhay. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesucristo, ikaw ang Alpha at Omega, ang simula at tunga ng buhay namin. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. At patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamawain ay mangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at itinadaing ng mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mong magumapaw upang ang kasalanan ang pinangangambahingin na kapatawaran na budi namin takot na ikaw ay lapitan ay iyong patawarin ng lubusan. At ang pinag-aalalangan namin hilingin sa pagdarasal ay yung pagbigyan aming makamtan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo po tayo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, nagtataka ako kung bakit kadali ninyong talikdan ang Diyos na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng pag-ibig ni Kristo at bumaling kayo sa ibang mabuting balita. Ang totoo'y walang ibang mabuting balita lamang. May mga nanliligalig sa inyo at nagsisikap na baguhin ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Maging kami o isang anghel man mula sa langit ang mangaral sa inyo nang iba kaysa mabuting balitang ipinangaral namin, pakasumpain siya. Sinabi na namin at inuulit ko, kung may mga ngaral sa inyo nang iba kaysa mabuting balitang tinanggap ninyo, pakasumpain siya. Ngayon, nangangahulugan bang ang hinahangad ko'y papuri ng tao? Hindi, ang papuri ng Diyos ang hinahangad ko. Sinisikap ko bang magbigay lugod sa tao? Kung iyan lamang ang hinahangad ko, hindi na sana ako naging alipin ni Kristo. Ibig kong malaman ninyo, mga kapatid, na hindi katha ng tao ang mabuting balitang ipinangaral ko. Hindi ko ito tinanggap mula sa tao, ni itinuro sa akin ng tao. Si Jesucristo ang nagpahayag nito sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang atin pong itutugon. Pangako ng puon natin, lagi nating gunitain. Pangako ng puon natin, lagi nating gunitain. Buong puso siyang pasasalamatan, aking pupurihin sa gitna ng bayan. Kasama ng mga lingkod na hirang, napakadakila ang gawa ng Diyos. Pinananabikan ng lahat ng lingkod. Tugon po. Pangako ng puon natin, lagi nating gunitain. Ang gawa ng Diyos, matuwid at tapat, at maaasahan sa lahat niyang batas. Ito ay lalagi at di magwawakas, pagkat ang saligay, totoo't matapat. Tugon po. Pangako ng puon natin, lagi nating gunitain. Kaligtas ay dulot sa mga hinirang. May ipinangakong walang hanggang tipan.
banal at dakila ang kanyang pangalan, at pupurihin pa magpakailanpaman. Tugon po. Pangako ng Poon natin, lagi nating gunitain. Magsitayo po tayo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin ang pagpapahayag sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, may isang eskribang lumapit kay Jesus upang siya isubukin. Guro, aniya, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, ano ang nakasulat sa kasutusan? Ano ang nababasa mo roon? Tumugon siya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas at ng buong pag-iisip. At ibigin mong iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Tama ang sagot mo, wika ni Jesus. Gawin mo yan at mabubuhay ka. Sa hangad ng eskriba na huwag siyang lumabas sa kayahiya, tinanong niya uli si Jesus, sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang tao naglalakbay buhat sa Jerusalem patungon Jericho. Hinalang siya ng mga tulisan, kinuha pati damit sa katawan, binugbog at halos patay na ng iwan. Nagkataong dumaan doon ang isang saserdote at pagkakita sa taong nakahandusay, siya'y lumihis at nagpatuloy ng kanyang lakad. Dumaan din ang isang levita, ngunit tinignan lamang niya ito at nagpatuloy sa kanyang lakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na naparaan doon. Nakita niya ang hinalang at siya'y nahabag. Lumapit siya, binusan ng langis at alak ang mga sugat nito at tinalian. Saka ay sinakayan tao sa kanyang sinasakyang hayop. Dinala sa bahay panuluyan at inilagaan doon. Kinabukasan, dumukot siya ng 2 denaryo. Binigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya at kung magkano man ang kakulangan niyan, babayaran ko sa aking pagbabalik. Sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita ng kanyang pakikipagkapwa-tao sa taong hinarang ng mga tulisan? Tanong ni Jesus, ang nagpakita ng habag sa kanya. Tugon ng eskriba, sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka at gayon din ang gawin mo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo po tayo. Mga kapatid, kahapon pinalalahanan tayo ng Diyos ang may-ari ng lahat ng bagay at tayo mga katiwala lamang ng kanyang mga pag-aari o ubasan. At sa pagtitiwala ng Diyos sa atin, inaasahan niya na tayo mamumunga ng mabuti sa araw-araw ng ating buhay. Ngayong araw naman po, narinig natin ang tagpo ng isang dalubhasa sa batas at ni Jesus. Isang napakahalagang tanong ang binitiwa ng lalaking ito kay Jesus. Ano po ang dapat kong gawin para magkamit ng buhay na walang hanggan? Ito na ata ang pinakamahirap na tanong sa buhay ng isang tao, lalo na sa isang Hudyo. Naniniwala sila sa buhay na walang hanggan, pero hindi na matanggap si Jesus bilang Mesiyas na siyang daan, katotohanan at ang buhay. Kaya hanggang ngayon, hinihintay pa rin nila ang Mesiyas na pinangako ng Diyos sa kanilang mga ninuno. Ayon sa pananampalatayang Katoliko, ang buhay na walang hanggan ay isang estado ng walang hanggang kaligayahan sa piling ng Diyos. Ito ang pinakamagandang matatanggap ng tao mula sa Diyos matapos ang kanyang buhay sa mundong ito. Bilang marunong na guro, binalik ni Jesus ang tanong sa lalaki sapagkat alam naman niya ang sagot. Ano ang nasusulat sa batas? Paano mo ito naiintindihan? Sumagot ang lalaki, mamahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong mong lakas, at ng buong kaluluwa at buong pag-iisip. At nasusulat din naman, mamahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ito ang 2 magkatambal na sagot para sa iyo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ibigin ang Diyos at ibigin ang kapwa. Bilang mga Kristiyano, pinalalahanan tayo na dapat na mangunguna sa ating buhay ang una at huli ng ating ibigin. At ang pagkapatunay na mahal natin ang Diyos ay ang pagkamahal natin sa ating kapwa.
ang pagmamahalan natin sa isa't isa. Hindi natin pwedeng sabihin na ang mahal natin ng Diyos, subalit napuputaman tayo sa ating kapwa. Huwag nating tularan ng kaisipan ng mga Hudyo na sila lang ang maliligtas, na sila lang ang pinili ng Diyos, na sila lang ang magkakamit ng buhay na walang hanggan. Tandaan natin, ang Diyos ay para sa lahat. Ang kaligtasan ay para sa lahat. Ang buhay na walang hanggan ay regalo ng Diyos para sa lahat. Ang mabuting Samaritano na kahit na itinuturing na karibal ang mga Hudyo, ay siya nagpakita ng tunay na pagmamahal sa Diyos at sa kanyang kapwa. Dalangin natin na patuloy nating may sa buhay ang pag-ibig sa pagmamahal na Diyos sa pamagitan ng pagmamahal natin sa ating kapwa. Magsitayo po tayo. Maging sa ngayon, maraming taong nag-aabang sa bangketa na nangangailangan ng mga salitang nakakapagpapagaan ng kalooban o naghihintay ng kamay na handang dumamay. Manalangin tayo sa Amang nasa langit upang maipadama natin ang ating pagmamahal sa konkretong aksyon kaysa sa magandang salita lamang. Ang ating pong itutugon, Panginoon, patatagin mo ang aming pag-ibig. Panginoon, patatagin mo ang aming pag-ibig. Ang simbahan sa kanya mga pastol ng bayan naway magpakita ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal sa kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, patatagin mo ang aming pag-ibig. Ang mga naglilingkod sa mga dukha naway hindi manghina ang loob o mawala ng pag-asa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, patatagin mo ang aming pag-ibig. Ang bawat taong makasalamuha natin, naway pakitaan natin ng kabutihang loob at paggalang. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, patatagin mo ang aming pag-ibig. Ang mga nalulumbay at ang mga may karamdaman sa ating lipunan, naway huwag nating baliwalain o lagpasan lamang. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, patatagin mo ang aming pag-ibig. Ang mga yumao naway dalhin ni Kristo sa kanyang hanggang kaharian, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, patatagin mo ang aming pag-ibig. Idulog natin ang buong pananalig sa Diyos ang ating mga sariling panalangin. Ama naming Diyos, habang pinagdarasan namin ng iba, tulungan mo kaming mahalin at paglingkuran ang aming kapwa at tanggapin ang iyong mahal na anak na nabubuhay tagahari magpakailanman. Amen. Magsipo po tayo. Pasalamat po ng sambayanan ng Galicia. Ang pag-aalay. Magsitayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inahabilin
at sa pagdiriwang na dapat naming ganapin ang kabanalan ng iyong pagliligtas na way sumaamin. Sa pamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ang mga banal na kapiling mong lagi ang iyong pagiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyari, na pupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsilihod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisa ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, tinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Aba, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muli pagkabuhay ng iyong anak. Kahit nalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Reynaldo na aming Obispo, ng tanang mga obispo, ng buong kaparian at ng mga laikong lingkod mo. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay ngayon ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paghindapating kaming lahat ng makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa na mahal na Birheng Maria, ang Birhen del Pilar, ng kabiyak ng puso niya sa San Jose, kaysa ng mga apostol, sa San Agustin na aming patron at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo.
Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo po tayo. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos, aturo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ahalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para nang sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintul sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Magsiluhod po tayo. Narito si Hesukristo, ang korderang Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan. Mapalad ang inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo,
Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Panalangin para sa espiritual na komunyon. Panginoong Jesus, naniniwala po ako na kayo nasa kabanal-banalang sakramento. Minamahal ko po kayo na higit pa sa anumang bagay. At nananabik ako na tanggapin kayo sa aking kaluluwa. Dahil sa hindi ko po kayo matatanggap ngayon sa banal na sakramento, tumuli po kayo sa aking puso sa paraang espiritual. Niiyakap ko po kayo na para na kayong nasa akin at iniugnay ko ang aking buong sarili sa inyo. Amen. Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ipagkaloob mong sa pagkasalo namin sa pagkain at inumin banal, kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinakinabangan sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kay lahat ng mapagmahal na Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo taglayang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.